Hello everyone! Magandang hapon! So, ito na naman po tayo sa isa na namang pagluluto. Hindi na tayo natapos-tapos sa pagluluto. Pero ganun pa man, gusto kong i-share ulit sa inyo ang tungkol na naman sa paggawa ng tinapa. At ang gagawin natin ngayon ay yung mga isda na kagaya ng galunggong. At lalagyan natin siya ng kaunting twist dahil sa atin ngayon, sa ating panahon, mahilig na tayo sa mga pagkain na sinatawag nilang healthy. Kaya naman, ang gagawin natin sa ating twist ay lalagain natin ang ating isda ng may dahon ng oregano. Dahil ang oregano ay napaka maraming mga sangkap na kung saan ay nakakatulong sa ating katawan, lalo na sa paglilinis ng ating baga. Kaya yan, or nakakatulong ito sa ating ubo or sipon. Kaya napaganda na ito ay may dagdag natin sa ating pagkain. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung isda na ating gagawing tinapa. Ito siya. So, mahigit na 1 kilo to dahil mayroon pang ibang kwan. Ibang ko kung anong pala nitong isda na to. And then, so kagaya ng ating ginawa noong nakaraan, so nag-prepare tayo ng rice at saka sugar. And then, imbis na tsaa, ay ang ginamit namin ay yung ating moringa powder. Ayan. So, isa ring, kumbaga, ay masasabi natin na sangkap na napakahalaga rin dahil napaka raming pagkain or maraming na itutulong sa ating katawan ang moringa. Dahil sabi nga nila, superfood. So, isa siya sa gagamitin natin na pangpausok sa ating isda. Okay, so hindi na tayo masyadong magtatagal. Atin nang ilagay sa ating kaserola o sa ating kaldero itong ating isda at ating lalagain muna bago natin siya pauusukan. So, ayan yung ating tubig. Kagaya ng sinabi ko, meron siyang oregano. Ayan. So, lalagain lamang natin ng 15 minuto itong ating isda. Dahil kailangan iwasan natin na hindi siya maturog. Dahil napakahirap magpausok kung durog yung ating isda. Ayan, tsaka papangit yung kanyang itsura, lalo na kung ito ay ating ipagbibili sa palengke. Ayan, by the way, ang nagastos ko nga pala dito sa isda na to ay 190 pesos. Pero kung bibili naman tayo ng ganyang kalalaki na isda na natapa na po doon sa palengke or tinapa doon sa palengke, ay yung tatlo lang na ganyan kalalaki, yung size niyan ay 60 pesos na po. So, possible, meron pa rin po tayong kikitain kung halimbawa't gagamitin natin sa negosyo ang ating paggawa ng tinapa. Okay, so tapan na natin. Okay, so ilagay na natin yung ating bigas. Medyo anuin natin. Ayan, so ito yung ating asukal. At yan naman yung ating moringa powder. Ayan. Ngayon, ilagay na natin yung ating isda. So, ito, nakalime na siya. Ayan, ito na siya. So, hintayin na lang natin na yung ating nilagay na mga sangkap ay masunog. And then, sa loob ng 30 minuto ay atin siyang pauusukan. Yan, so ayan na po yung ating tinapa, mga kayutsub. So, luto na po siya. So, ayan. Luto na rin sa wakas. So, after 20 to 30 minutes naming pinausukan, ayan na po siya. Okay, so ayan mga ka-YouTube ang ating tinapa.
Ayan. So, madali lang maggawa at madali lang din siyang lutuin. Ayan. So, nawa ay nakapagbigay na naman kami sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa paggawa ng tinapa. So, pwede kayo, kung talagang hindi kayo, kumbaga, makakabili sa palengke ng tinapa at talagang gusto nyong mag-ulam, pwede rin kayong gumawa. Ayan. Simple lang naman yung ating gagawin at naibahagi na namin sa inyo yung mga pamamaraan at kung ano yung mga kailangang gamitin para makapaggawa ng tinapa. So, muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming YouTube channel at nawa sa mga hindi pa po nag-subscribe ay mag-subscribe na rin kayo para ma-update kayo sa aming mga susunod na mga uploads at huwag din ninyong kalilimutan na i-press yung bell icon para patuloy kayong ma-update sa aming mga uploads. Thank you very much sa patuloy na pagsubaybay.